Hi guys, I just want to share our journey as we are relocating from Waikato region to Manawatu region here at New Zealand. So after that tragic event in our life, here at Pukeatua, ingan na nakawan kami at nilooban, we have decided to move away to Foxton wherein the relatives and friends are there. And we'll try to forget all the trauma that has happened to us. It's not easy to just forget it and move on if nandito pa rin kami, if still we stay here. So I started packing things on this room, of course, with my makulit na batuta. Talagang pinag-isipan at pinag-usapan naming mag-asawa ito. Ipinagdasal naming mag-asawa kung ano ba ang dapat gawin at saan dapat pumunta. Dito ay nalalaman naming mag-asawa na hindi naman kami pababayaan ng Diyos tulad ng palagi niyang ginagawa sa aming buhay. Sa una ay napakasayang isipin na lilipat kami ng bahay. Nakaka-excite. Ang saya sa feeling na may panibagong environment and new experiences ahead of us. Pero as the days go by, palapit ng palapit ang paglipat namin, nahaluan na rin ito ng kaba, ng pagod. Stress is real, ika nga. Lalo pa at may mga hindi inaasahang pangyayari, which is acceptable at talaga namang mangyayari. Pero magkagayon pa man, susubok man, ay patuloy pa rin. Isa-isa lang, focus lang, tuloy-tuloy lang. Mapapagod pero hindi usuko. Mapapagod at magpapahinga. Mapapagod, mauubos, pero ihihinga ang lahat sa Panginoon. Kinabukasan, maayos na ulit. Ngingiti ulit at simula na ulit ng bakbak. Halos dalawang linggo na nga pala at hindi pa rin ako tapos. Hindi madali, lalo na at may mga bagay na dapat gawin. Hindi madali, lalo na at may batang makulit. May responsibilidad ako, isa akong ina, isa akong asawa, at syempre, hindi ko makakalimutan ang sarili ko. After nga na matapos ko yung kabilang kwarto, ay eto naman ako. Sa kabila, I pack all the clothes, Papa's clothes and my clothes sa aming mga maleta. Yun ang mga winter jackets and blankets ay sa malaking box ko na lang inilalagay. Syempre, nakakapagod na araw, nakakaramdam din ng gutom. Pag napapagod ako, titigil muna ako ng saglit, kakain, iinom ng tubig, makikipagharutan kay Kian. Pero most of the times na ginagawa ko yung pagpapacking ay pag natutulog si Kian, kaya medyo marami-rami akong natatapos. Sobrang nakakatuwa rin naman si Kian namin. Nakakatulong siya sa mga pag-iimpake at paghahakot ng mga gamit papunta sa grahe. Na-excite na kami sa bago naming lugar. Feeling ko, dito na lang ako nagtaga sa pag-iimpake ng mga damit. Dito ko nakita na ang dami ko palang damit at hindi ko mga nasusuot yung iba. Kaya sana sa paglipat ko, maasikaso ko itong mga damit na to at ipapadala ko na lang sa Pilipinas para masuot naman ng mga kapatid ko or para ipapadonate ko. Sa eksenang ito ay sumasakit na talaga yung likod ko kasi feeling ko dadatna na rin ako. Ang dami ko pang kailangan iimpake pero tapos na naman yung araw kasi gabi na naman. Pero at least ngayon may natapos ako. Natapos na namin yung closet at yung kusina and salas na lang yung aatupagin ko sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa Panginoon sa strength at kalakasan na binibigay niya sa akin araw-araw sa aming mag-asawa. Kaya namin nagagawa ang lahat ng ito ay kundi dahil sa kanyang kalooban at biyaya. Maraming salamat din sa mga taong sumusuporta at tumutulong sa aming mag-asawa, mga kapamilya at mga kaibigan. Naniniwala ako na ang Panginoon na ang bahala mag-bless sa inyong lahat. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Bye-bye!